Planong magsampa ng kaso ang kampo ni Delphine Lee laban sa mga umaresto at nagpakulong sa negosyante. Iginiit nilang illegal ang pag-aresto kay Lee noong Huwebes. Lumalabas namang may nabiktima rin umano si Lee sa iba pang housing projects ng kanyang kumpanya. Makibalita tayo kay CJ Turida. Muling naninindigan ang kampo ni Delphine Lee na illegal ang pag-aresto sa kanya noong Huwebes ng gabi. Naghain sila ng extremely urgent petition for writ of habeas corpus sa Court of Appeals kanina. Gusto nilang maiharap na sa korte ang negosyante at hingin sa mga nagdetain sa kanya ang patunay na may karapatan silang ilagay si Lee sa kanilang kustodiya. Ayon sa abogado ni Lee, noong November 2013 pa napawalang bisa sa Court of Appeals ang warrant of arrest na inilabas ng Pampanga RTC. May certification na rin daw na galing sa PNPCIDG na dati nang naalis sa listahan ng most wanted ang negosyante. Pinag-aaralan daw nila ang pagsasampa ng kaso laban sa mga humuli at nagpakulong kay Lee. Ayon sa abogado ng pag-ibig, hindi pa final and executory ang quashal order ng Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa warrant of arrest. May nakahaing motion pa raw kasi sa Korte Suprema na nagpapabasura sa quashal order. So kami, legal front, we are there. Hindi namin papakawalan ito, and that's why we are already in the Supreme Court kasi gusto na rin namin na matapos lahat itong mga intriga na ito, and let's go to trial. Noong 2012 pa, napabilang si Lee sa lista ng 5 most wanted sa bansa matapos ng masangkot sa housing scam. Gumamit umano ng ghost borrower si Lee para makapaglabas ng loan mula sa Pag-ibig na umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang halaga. Lumalabas tuloy na dalawa ang may-ari ng kadabahay na nagbenta ng kanyang kumpanyang Globe, Asiatic. May mga biktima sa Severa housing project sa Mabalacat, Pampanga, pati na sa Chateau Valenzuela sa Valenzuela City. Sabi nila, bakit ganon? Nakapangalan sa amin to, pero may dumarating na Pag-ibig sa ibang pangalan. So lahat kami nagulo noon nung mga panahon na yon. Giit naman ng kampo ni Lee, walang double sale na nangyayari sa properties ng Globe Asiatic. Ang aligasyon sa telebisyon, sa media na meron double sale, ang lagi nga namin tinatanong, saan yung ka-double? Yung nagre-reklamo, saan kayo nakatira? Ang bangal sa unit. Ang naiipit ay yung dokumentasyon sapagkat ayong i-release ang Pag-ibig ngayon sa korporasyon ni Mr. Lee, yung mga dokumento. Pinabulaanan din ng kampo ni Lee na nagtago ang negosyante mula nang pumutok ang isyo sa housing scam. Sa kabila ito ng pahayag ng pulisya na kung saan-saan nila hinanap si Lee, pero di nila nahagilap. Two occasions na hinabol siya, pero hindi inabot eh. As in chase? Sinundan, tapos mawala. Disyembre noong nakarang taon, nang matunto ng PNP ang negosyante. Mula noon, isinailalim siya sa surveillance hanggang mahuli noong Huwebes. CJ Torida, nagbabalita, Pilipinas.